Ang pagsamba po ay hindi po natin ginagawa. Ito po ay pinadadaloy ng Diyos mula sa kanyang trono. Huwag po natin kalilimutan yan. Worship is not performing. Worship is allowing the flow of God's love. Kapag sumasamba ka po, hindi yan sa maganda ang boses mo. Yan po ay sa iyong pagpapahintulot sa Diyos na makasamba siya sa kanyang sarili. Amen? Kaya nais kong inyong maunawaan, hindi ka magiging kagalang-galang dahil sa titulo na natapos mo. Hindi ka kagalang-galang dahil maganda ang iyong damit. Huwag mo ipagkakamali na magpakita ka ng panlabas. Ang ipakita mo sa Diyos ay ang iyong panloob. Amen? Sapagkat kita ng Diyos ang dalisay na puso, kita ng Diyos ang malinis na isipan at maliwanag na budhi. God is always looking in our heart. Hallelujah. Sasabihin mo sa iyong katabi, I am not a performer. I am a doer. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya kung nadarama mo, alisin mo yung pagkapako ng iyong paa at pagkatali ng iyong mga bisig. Kapag hindi po vibrant ang worship, wala pong tatagal dito sa lugar na ito. Kailangan ipakita mo na ikaw ay sumasayaw, lumulundag kung nadarama. Huwag mong pagpapansinin yung mga nakatingin at katabi mo. Kung ayaw nila, lumundag, lumundag ka. Kung kailangan magpatumba-tumba ka rito, magpatumba-tumba ka. Because that is your relationship with God. Alam mo, pag hindi mo in-express ang iyong matinding pagsamba sa Diyos, ito po, unang katotohanan. If you don't experience victory in your house, it is your fault. Kasalanan mo kung walang tagumpay ang iyong buhay. Hindi yan kasalanan ng Diyos. Mamaya ipakikita ko kung bakit. Eh ang asawa mo hanggang ngayon ay hindi mo madala sa Panginoon dahil kasalanan mo. Ibigyan ko kayo ng unang tip. Kung gusto mong maging maalab ang asawa mo sa Diyos, yung kanyang hinihigan, yung kanyang unan, yung damit na isusuot niya, iyong luhaan at iyong ialay sa Diyos. At huwag siyang mapalagay kapag siya'y humiga doon sa higaan. Huwag siyang mapalagay pag isinuot yung plinansa mong damit at mag-isip siya ng isipan ng Diyos. Ay paano kung wala na yung asawa? Basta yung kung ano yung ala-ala, palagay ko naman may naiwan na brief sa inyo yung iyong asawa. So iyong idalangin yun. Hindi po ito pangkukulam. Ano po? You are declaring your authority. Amen? At aakalain mo na ito ay parang, alam mo, pag ikay nabuhay sa Diyos, parang kang baliw. Eh marami pong mahirap na Kristiyano dahil ayaw na sila ay mapahiya kapag sila ay kumilos at gumawa nang kaiba kaysa marami. Ulitin kong muli, we are inside enemy line. Lumakad ka lang, sumakay ka lang ng bus o ng taxi, puro walang pagkilala sa Diyos yung mga yan. So they are your enemies because they are not children of God. Kaya kailangan magiging matalino. Eh nasa simbahan ka na, hindi ka pa gumagalaw. Pinagmamasdan mo pa yung iyong mga katabi. Abay, wag. Dahil sa simbahan, kailangan, ang isa sa dahilan kung bakit ang simbahan hindi lumalago at hindi dumadami ang miyembro, it's because of the member. Hello? Dahil kapag ang isang tao ay pagod na pagod at pupunta pa sa isang simbahan na mukhang mga pagod din yung kanyang kasama, ay mahihikayat ba yon? Kaya kailangan ikaw ay maging maalab pag oras kung ang inaawit mo ay nakakaindak, umindak ka. Suggestive po ang mga awitin. Kung ikay masaya, tumawa ka. Ay, kailangan tatawa ka.
Kaya maraming may sakit dahil nakalimutan ang tumawa. Eh, kahit ba naman sa loob ng ilang minutong ating pagsamba, ikay makatawa. Hindi sa tawa-tawa ang kalakasan, kundi nasa pagtawa. Ano po? Eh, kung bakit pinagpapapaniwalaan ninyo, matanda ka na, kaya pagtiyagaan mo na ang panghihina ng iyong katawan, huwag mong bibilin yun. Dahil sabi ng Biblia, si Jesus ang aking kalakasan. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Nasa iyong bibig ang iyong kaunlaran. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, nasa bibig mo ang iyong kaunlaran. Amen? Kaya huwag kang magsasalita ng hindi salita ng Diyos. Oh, hallelujah. Aming Ama, katulad ng tala ng Ezekiel 47, ang kapuspusan ng kapangyarihan ay mula sa ilalim ng dambana. At ito'y umaagos at kung saan ito dumaloy, gumagaling ang mga dinadaluyan ito. So let the power of the Holy Spirit mightily flow through everyone so that after the service, when they go to their loved ones, the flow of your power, dadaloy ang kapangyarihan mo sa kanilang mga mahal sa buhay. At maganap at mangyari, ang simbahang ito ang isa sa role model ng lubusang kontrol mo o banal na espiritu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Uradakir. Speak in tongues. Pray in tongues. Uradakir. Kukusukur. The signs that will follow is that you will speak in tongues. You will cast out devils, you will speak in tongues, and you will lay hand on the sick and they shall recover. Kaya mag-movement ang katawan mo, mag-movement. Amen? Yan, tama yan. Sumusubsob, tama yan. Kung anong iniuutos sa'yo ng banal na espiritu ay gawin mo. Amen? Huwag yung nakapamewang ka na para kang bossing. Sundin mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu at ang bibig mo ay madaluyan yan ang makapangyarihan kanyang salita. Ora da kira koso koro la da ke, shora la da kida koko sopo. Ora da, listen to the voice of the Holy Spirit. Oh, listen to the voice of the Holy Spirit, what He dictates, do it. Ora da kida koko sa, let there be a free move of the Holy Spirit. Huwag kang nakahalukit-kip, huwag kang nakahalumbaba, huwag kang maramposte. Ora da kira, move, move. Ora da kira koko sa koro la da kira la da. Ora la da casa crono, ora da kira, ora da kida casa crono, ora da kida casa crono. That through our God we shall do valiantly. So in this place I declare, any person that will enter this place, as we worship and as we pray, the mighty hands of God will be at work. The strong arms of God will be outstretched. At lahat ng narito ay aabutin ng kapangyarihan ng Diyos. At mawawala ang lahat ng kabigatan sa bawat katawan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ng may application, I declare that those who interviewed you, in the name of Jesus, yung personnel department ng lahat ng inyong inaplayan, in the name of Jesus, I place a mighty power on the heart of those people that you will be influential to them, that you will be accepted in the name of Jesus, in the name of Jesus, that everyone will experience miracle after miracle after miracle in the mighty name of Jesus. Speak in tongues. Open your mouth. Alam mo, wala ka pong talo dahil sinasamahan ka ng Diyos. Ang nangyayari lang, kaya maraming talo ng Kristiyano. Aba, isip-isipin mo naman, pastor ng isang malaking simbahan, nagka-cancer, namatay, kinobal, sunog ang buong katawan at ang huling habilin sa kanyang pamilya. Pastor po ito.
sunugin ang kanyang katawan at ang abo ay ihasik sa mga puno ng lamesa dam. Saan ka nakakita ng ganong aral sa Biblia? Alam mo, hindi yung husay at galing natin. It is always the hidden man that Satan is most afraid of. It is character and integrity that Satan is most afraid of. Kaya kung ikaw po nagpapatuloy sa pagtatapat sa Diyos, hindi ka po matitinan. Maaari nyo pong mapanood ang ating mga television program sa TBN Asia tuwing Lunes hanggang Webes sa ganap na alas 9:30 ng gabi at tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado alas 11 ng gabi. Tayo rin po ay nasa Beam Channel 31 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito po'y mapapanood sa iba't ibang mga cable providers sa Destiny at Sky Cable Channel 72, sa Cable Link Channel 6, Cable Star Rizal Channel 82. Tayo rin po ay nasa GCTV Channel 88 ng Signal Cable Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Sa Hillsong Channel Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at sa alas 12 ng hating gabi. Apat na oras po sa isang araw mapapanood ang ating mga palatuntunan. At nawa ay masubaybayan niyo po ang ating mga palatuntunan sa telebisyon at lumago at umunlad ang inyong spiritual sa pakikinig ng salita ng Diyos. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na "Taste and see that the Lord is good." Halina at magambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Lalakad ka sa mga lindol at magkakaroon ka ng mga papuri sa Diyos. Amen? Amen. Nawa po maintindihan natin. Ulitin kong muli ang sinabi ko kanina, the most powerful entity on the face of the earth is the church. Pero nasan po ang simbahan? Puro po meeting, puro po kapihan, wala pong luhuran. Kaya kapatid, ngayong umagang ito ang mensahe ng Diyos sa inyo. Tell my people I love them. Pag naintindihan mo po yung buong kahulugan ng I love you, mag-iiba po ang iyong buhay. Ikaw po ay hindi mapalagay at ikay gulat na gulat dahil ang presensya po ng Diyos ay nakakagulat at may nababago sa iyo. Kapag dumadala ko po ng revival service o worship service, may nangyayaring pagbabago sa iyo. Amen? Kaya nga ating unawain, hindi pwedeng hindi ka magalaw sa pagsamba. Lalo kang magiging masigla, ikaw ay magiging palasayaw, at ikaw ay hindi mo tuturuan ang iyong sariling ngumiti, makikita ang pagngiti ng Panginoon sa iyong pisngi. When the smile of God is in your face, marami pong transaction na maiko-close ka without actually doing it. Hello. Let God do the transactions. Amen? At mamamangha ka at gaganahan ka dahil hindi ka na pala kailangan kundi siya lamang. Amen?
Kaya kailangang markahan mo yung mga salitang awesome. Inaawit mo yun. Naintindihan mo ba yung awesome? Pag minsan ikaw ay ganito, kadilat ka at gulat na gulat ka. Dahil may malaking pagpapalang dumating sa iyo na hindi mo naman inisip mula nung bata ka pa. Kaya pag umawit ka, you are awesome. Talagang totoo. Yung heart of worship ay nasa iyo. Why? Dahil nararanasan mo ang Diyos. Amen? Kaya nais kong ipaunawa sa inyo ang mensahe ng Diyos. Sabi niya, sabihin mo sa kanila, I love them. Amen? Alam mo po ba ang meditation? You are discussing the word of God with yourself. Yan po ang meditation. Iyo pong paulit-ulit na binabanggit ang salita ng Diyos sa iyong sarili at pinapapaniwala mo ang iyong sarili. Ang Diyos po natin, napakabuti. So Sunday will be also a revival service because in this church is revival. Amen? Kaya nga, itaas mo ang iyong wallet at bag at iuutos ko ang perang dumating sa inyong buhay. Amen? Sasansalain ko ang mananakmal dahil kayo'y nag-iikap po, nagkakaloob at namimigay sa mga dukha. Amen? Hallelujah. Oh. Sige po, kung hindi ka maniwala, basta itaas mo. At ako na lang ang maniniwala sa mga hindi naniniwala. Amen. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, iniuutos ko ang lahat ng kayamanang nakatakda sa bawat isa. Dahil bawat isa sa inyo ay mayroong budget sa buong inyong pagkabuhay. Kaya winawasa ko ang lahat ng mga kuta ng diablo at mga pandaraya ng kaaway at pinawawala ng saysay at itinataboy lahat sila at ginagapos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aming iniuutos na ang pananalapin ninyo ay maging malusog at maunlad at dumaloy ng napakabilis yung mga allotted budget ninyo na itinakda ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Na ngayon, wala ng kakapusan. Sa pangalan ni Jesus, bawang kasaganaan ang mag-umpisa na maganap at mangyari at mapahiya ang mga kuripot na mayayamang walang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng tinanggap ito ay sumigaw ng amen. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo nga, purihin ang Diyos. Ulitin mo, purihin ang Diyos. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Walang katulad ang pagmamalasakit ng Diyos sa akin. Espesyal ako sa Diyos. Lagi akong inuuna ng Diyos. At ang lahat ng pagpapala ay bumabaha sa aking personal na buhay at sa aking bahay. Pinaniniwalaan ko lahat ng aking sinasabi sa pangalan ni Jesus. At ito'y walang tigil. Ito'y tuloy-tuloy. Magpasawalang hanggan. Tuloy-tuloy sa aking kaapu-apuhan hanggang sa anak ng aking mga apo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. At laging tandaan mo, ang Diyos natin ay kailanman ay hindi humihiwalay sa atin. Ang kanyang pagpapala, hindi mauuna, hindi mahuhuli. Sa takdang panahon, ito ay darating sa iyo. Amen? Kaya huwag kang mag-aalinlangan sapagkat tiyak ang iyong pagpapala. Manalangin muna tayo at ating patuloy na ipagkatiwala ang lahat-lahat. Sapagkat hindi mo hahanapin ang iyong tagumpay, hindi mo rin hahanapin ang salapi. Ang iyong hahanapin ay ang Diyos. At kapag ikay nagpatuloy na sumusunod sa Diyos, makikilala mo ang Diyos. O aming Ama, salamat sa iyong salita. At ikaw mismo ay nagpahalaga sa iyong salita ng higit kaysa iyong mga pangalan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay lumalapit sa iyo ngayong sandaling ito at aming hinihiling
ang mga pagsisiwalat mo sapagkat ang isisiwalat mo ay para sa amin at sa aming sambahayan at ang ililihim mo ay para sa iyong sarili lamang. Kaya kami ay mapagpala ng mga siwalat na gagawin mo. Sa iyo ang kalwalhatian at gawin mo kaming matapang na manggagawa ng iyong mga isiniwalat sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Ipalakpak yan at huwag kang mag-atubili. Huwag mo nang hintayin iba pa ay pumalakpak. Kung ikaw lamang ang pumapalakpak, good for you. Dahil ikaw ang pagpapalain, dahil ikaw lamang ang nakaintindi. Kapag sa pangangaral ay meron kang na-excite ka, ipalakpak mo. Kung kailangan lumundag ka, lumundag ka. Dahil ikaw ang napagpala nung mensaheng iyong narinig. Amen. So gusto ko sa simbahang ito, maingay kayo. Amen. Huwag tahimik dahil nakakatulong pagtahimik. Pag maingay, lahat ay gising. Amen. Itaas ang mga kamay na yan dahil yan pinagpala. At lahat ng inyong transaksyon na hawakan ay laging magtatagumpay sapagkat ang kamay ng Diyos ang nasa mga kamay na yan mula ngayong sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Ulitin kong muli, sa presensya ng Diyos, maingay. Kapag dumating ang Diyos, maingay. Una'y kulog, kasunod ay kidlat, at kasunod ay malakas na ulan. Amen? Hindi po tamimi ang Diyos. Ang Diyos po ay malakas ang tinig. Amen? At yung mga hindi kumikilala sa Diyos ay masisira ng kanyang tinig. Ngunit ang mga umiibig sa Diyos, pagpapala, buhat sa tinig niya ang kanilang matatanggap. In the mighty precious name of Jesus. Ang Diyos po ay napakabuti. Sa Hebrews 13:5, nais kong inyong matutunang mabuti. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Banal na espiritu, ikaw ang may alam ng lalim, lawak at taas ng katotohanan na nasa bawat salita ng talatang ito. Kaya inaasahan ko na bawat isa ay matututo tungkol sa iyong pagpapaliwanag. Gawin mong ang labi ng iyong mangaral ay labi na dinadaluyan ng iyong karunungan, kaalaman at kaginhawahan. At bawat isa ay makaramdam ng alab at hamon sa pagsasabuhay. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. So ang titulo ng mensahe, Everything for His Name's Sake. Ang bawat bagay ay alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya pag tayo pinagpala, ito ay hindi alang-alang sa atin, ito ay alang-alang sa kanyang pangalan. Kapag tayo nagtagumpay, hindi ito para sa atin, ito ay para sa kanyang pangalan. Hallelujah. Kaya napakahalaga na maintindihan mo na wala kang talo. Amen? So totally devote your life into Jesus Christ. Totally defend your life on Jesus Christ. Kailangan lubusan. Sapagkat ang magtatagumpay sa ibabaw ng lupang ito ay ang lubusang antiwala lamang ay sa Panginoong Jesus Kristo. Ulitin kong muli, lahat ng bagay ay alang-alang sa kanyang pangalan. Ibalik natin sa Hebrews 13. At dito po sa let, nakapaloob dito ang iyong pagpapasya at paggawa. At yun pong conversation ay kasanayan, hindi lamang po sa pagsasalitayan, kundi sa pagsasabuhay. Kaya kailangan ang iyong pamumuhay ay walang pag-iimbot. Alisin mo sa sistema ng iyong pang-araw-araw na buhay ang pag-iimbot. Ano ba ang pag-iimbot? Nako, kahiya-hiya ako. Mas malaki ang sweldo ko kaysa kanya. Pero siya ay may sasakyan. Ako'y wala. Ano po ang tawag doon? Covetousness. Hello? Trumabaho ka lang, magdiwang ka lang sa Diyos. Darating sa takda ng Diyos yung sarili mong sasakyan na hindi mo ginaya sa iba. Hello?
Magkakaroon ka ng bahay na hindi mo tinularan ang iba. Hindi ka nagmadali. So first truths, do not pursue money. Instead, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya habang wala pa yung iyong mga pangarap, masiyahan ka na lang. Amen? Nung kami ay wala pang sariling bahay, kami ay nagre-renta. At kami maligaya doon sa aming rinerentahan na parang amin yun, aming inaayos yun. Kaya kung ikaw ay nagre-renta ng bahay, ituring mong iyo yun. Kung faded na ang pintura, ay iyong i-refurbish. Ano po, iyong pagandahin yung iyong rinerentahan. Huwag mong sabihin na hindi ko pananagutan yan. Remember this. What your house is your representation. Kung ano ang iyong bahay, yun ang magtutukoy kung sino ka. At laging tandaan mo na kailangan ikaw ay masinop. Tahimik. Be content with such things as you have. Ano ba ang content? Nung kami ay namamalengke sa dulo ng palengke at pinipili namin, hindi pa naman sira, pero pag nagpabukas, sira na. Mga gulay, mga prutas. Dahil yun ang abot ng aming salapi. Hello? May kasiyahan kami, maligaya kami. Ang aming langis ay sa dibote na tinatakal. Pero sandali lang yun. Dahil laging tandaan mo po, God desire to make you great. So if you line up with the desire of God, if you desire to be great, and it is God who will make you great. So, do not be surprised when there will be great trouble. And because God is doing His business. Ay, yung iba, naku, Lord, tatlong linggo na akong dumadalo sa Green Hills, tapos puro pagsubok. Ang tumanggap ng salita ng Diyos ay sinusubok. At ang mga hindi nagpatuloy sa salita ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa Diyos. So there will be great. Ito po ang unang dapat na huwag mong kalilimutan. And you are passing through tests and trouble, there will be great enablement. Bibigyan ka ng pambihirang kakayahan na hindi mo sukat akalain na kaya mo pala. And there will be a great enlargement. Amen po ba? And there will be a great encouragement. May mga taong darating sa iyo, palalakasin ang iyong loob. And there will be a great enjoyment of what you are passing through. Kaya nga, nais kong inyong maintindihang mabuti. For He hath said, sumasiyahan ka muna kung ano ang meron ka. Sapagkat sinabi ng Panginoon at ito ay napakahalaga, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen po ba? Yun pong I will ay definite. Hindi po nagbabago ang Diyos dahil hindi siya pabago-bago. God never changes. God is single-minded. Kaya yung kanyang pangako, and God is a gentle person. And He will see it through na hinding-hindi ka na maghihirap. Why? Because God has a promise. I will never leave thee. So pansinin po natin, si David po una, ay pastol. At siya ay para na rin dun, katulad nung kanyang pinapastol, amoy, tupa, madusing ang kanyang pananamit. Bakit? Dahil siya po ay pastol. Pero napusuan siya ng Diyos. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse
na taste and see that the Lord is good. Halina at magambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo mapuso ang kasaanan ng Diyos. Ulitin kong muli, mapuso ang kasaanan ng Diyos. Because it is God, not us, who will make us great. Do not ever try to make yourself great. Never. Mawawasa ka, yayabang ka. Hayaan mong ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Amen po ba? At huwag kang magpapakita ng gilas na akala mo ikaw lamang pinakamagaling na lalaki sa ibabaw ng dahon. Hello? Hindi po. Ang Diyos lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng kalwalhatian at karangalan. Kaya kailangan tayo magkaintindihan dito, it is not your outward looks that I am encouraged, but I am encouraged by your inward strength. Ang isa pong taong malakas sa loob ay maganda ang ugali. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, ang matibay ang kalooban, maganda ang ugali. Hindi halataya na hindi siya nag-almusal kanina. Dahil yung kanyang pambili ng almusal ay gusto niyang ialay. At ito ang sasabihin ko sa inyo. Mula ngayon, hindi ka na lilipasan ng almusal. Amen? Kaya nga, nais kong inyong maintindihan. Si David, nung mapusuan ng Diyos, nagapi niya si... Sinong natalo niya? Si Goliath. Bakit siya nagwagi? Dahil siya ay nakikipaglaban sa pangalan ng kataas-taasan Diyos. Sabihin muli, all things is for His name's sake. Mula ngayon, ang iyong bahay magiging pambihirang bahay. Amen? Why? For His name's sake. For His name's sake. Amen? Huwag ka nang magtitingin sa paligid mo. Ngayon, si David, pagkatapos na manalo, kinainggitan. Nais kong ipaunawa sa iyo na marami nang naiinggit sa iyo dahil dalo ka ng dalo sa gawain dito. At ito ang kanila sinasabing hindi ipinaririnig sa iyo. Akala mo naman itong mga ito sa Green Hills pa. Akala mo napakayayaman. Nais kong ipaunawa sa iyo that we are the most privileged people on the face of the earth. You know why? Dahil sabi ng Ephesians 1:3, bago ka palikhain, bago palikhain ng daigdig, pinagpala ka na. Kaya kailangan maintindihan mo ito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who hath blessed us with all. Hindi sinabi gwin some. Ano ang sabi? Ano ba ang Tagalog sa all? Sound off. Yung malakas na sa salita. Ano ba ang Tagalog sa all? Ayun, purihin ng Panginoon. So ano daw ang nasa iyo bago palikhain ang daigdig? Anong lahat? All spiritual blessings and in heavenly places in Christ. Ayun, huwag mong kalilimutan, in Christ. Nasaan daw yung mga spiritual nating pagpapala? Na kay Kristo. Amen? At kay Kristo, ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, na kay Kristo ang lahat ng ating karunungan. Set your affection on things above, not on things on the earth. If your dream is for the earth only, you will fail. Ulitin kong muli, if your dream is earthly, you shall fail. Kapag ang pangarap mo'y panlupa, mabibigo ka. Pero kung ang pangarap mo ay ang pangarap ng Diyos at ito ay panlangit, magtatagumpay ka. At bakit ka magtatagumpay? Dahil sabi sa verse 3, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Amen? Sapagkat kayo'y patay na, ano yung namatay sa atin? Yung dati nating pagkataon tamad. Yung dati nating pagkataong mahilig sa mga bagay ng sanlibutan. Patay na yon. At ang bagong buhay natin nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. So, your life, my life is hid with. So, nakatago tayo, hindi tayo nakatago kay Kristo sapagkat sa Yesu Kristo ang ating ulo at tayo ang bahagi ng kanyang katawan, kaya kasama natin si Kristo at nakatago tayo sa Diyos. The Father is covering us, Jesus is working in our spirit, and the Holy Spirit is working in our mind. Eh, wala kang talo.
Hindi pinag-uusapan dito'y pera. Ang pinag-uusapan dito'y karunungan. Nung tanongin ng Diyos si Solomon, Solomon, ano ba ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Mismo ang Diyos ang nagtanong at ang sabi niya, give me wisdom. Hello? Kaya pansinin natin si David. Ano ang nangyari kay David? Kinainggitan siya at ano ang nangyari sa kanya? Yung kanyang kabayanihan ay naging malaking kabiguan para sa kanya sa pananaw ng tao. Pero laging tandaan natin, iba ang isipan ng Diyos. Amen po ba? Iba ang isipan ng Diyos at kailangang alam ni David ang isipan ng Diyos, alam ni Pablo ang isipan ng Diyos, for all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Kaya kailangan iniibig mo ang Diyos at alam mo ang layunin niya sa iyo. At ang layunin niya sa iyo ay kung ano yung talentong nasa iyo. Huwag kang gaya-gaya. Do not be a performer. Sabihin mo sa iyong katabi, do not be a performer. Ang gawain ni Satanas ay ganito, magpasikat ka. If you are truly the Son of God, change this stone into bread. So ano ang ginagawa ni Satanas? Tuksuhin si Jesus na maging performer. Laging tandaan mo po, it is not our performance, it is our being. Yun pong ating pagkatao, yun po ang mahalaga, at ikaw ay anak ng Diyos, yan ang iyong pagkatao, at ikaw ay special sa Diyos, ikaw ay pambihira sa Diyos, at yan ang iyong pagkatao. Hindi mo na kailangang magpayabang pa. You are what you are. So express that identity with Christ. Express, ibig mo sabihin, iyong ipakita, iyong ipadama, iyong isabuhay sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapitbahay, na ang buhay mo ay kasama ka ni Kristo. So anong nangyari kay David? Naging siyang fugitive. Siya naging takas at nag mili si Saul na kanyang biyanan na nangako na siya ay gagantimpalaan ngunit nainggit. Laging tandaan mo po ang galit ay malupit. At hindi mo maintindihan ang pagkainggit. Kapag kinainggitan ka, ikaw po'y magpakaalam sa Diyos. Dahil lang isang taong inggit, hindi mo kaya siyang baguhin ang puso. Inggit pa rin siya kung hindi siya mabuborn again hanggang sa siya'y mamatay. Kaya't yun ang nangyari, nag-assign si Saul, pumili si Saul ang hari ng Israel, pumili siya ng 3,000 Grand Beret. So pumili siya ng crack troop na hahabol kay David. Pero sabi ni David, the Lord is my shepherd and I shall not want. Though I passes through the valley of deep shadow, hello? Though I passes through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So do not be afraid of men, because they will die soon. Huwag kang matatakot kanino man tao dahil mamamatay din siya at magiging siyang damo. Ang liwanag po sa Biblia, kaya dapat ang katakutan natin ay ang Diyos. Amen po ba? So I am developing a wonderful message to every one of us dahil tayo itinakda ng Diyos para mangasiwa ng napakalaking kayamanan for the gospel. Amen? For the gospel. For the salvation of the entire Philippine Islands. Amen po ba? Kaya nais kong inyong maintindihang mabuti itong adventure ni David. Ano ang nangyari kay David? So siya nagtago. Pero ilang pagkakataon pwede niyang putulan ng liig si Saul. Nakapasok siya doon sa security ni Saul. Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo, walang magagawa ang tao kapag sinasamahan ka ng Diyos. At sumigaw si David at ang sabi niya, mahal na hari, pwede po kitang kitlan ng buhay pero hindi po sapagkat ang Diyos po ang bahala sa iyo, kaya po ikaw po'y iginagalang ko. At ang sabi ni Saul, bumalik ka na aking manugang at... Pero hindi siya naniniwala kay Saul sapagkat si Saul, bumalik sa sarili niyang pagkatao, galit uli siya kay si David. So nagtago si David sa isang kuweba.
na ang pangalan ay Adulam. At yung kuwebang yun, sino rito ang nakapasok na ng kuweba? Meron ba rito ang nakapasok na ng kuweba? Sa kuweba po ay nakatatakot. Malamig at hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo sa loob ng kuweba. At dahil safe and secured place ang kuweba, lahat ng mga may utang nagtago rin sa kuweba para hindi masingil. At lahat ng masamaan loob, at lahat ng bigo, at lahat ng mareklamo, nagtago din sa kuweba. At 600 yung kasama niyang mareklamo. Ikaw ba'y tatagal na ang kasama mo'y 600 na mareklamo na walang pinag-uusapan kundi yung sama ng loob? Tingnan mo ang iyong katabi. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Webes sa ganap na 9:30 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, 11:00 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:30 ng umaga at 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi, at 12:00 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, 1 DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan niyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang "Taste and See that the Lord is Good" design. At ang isa naman po ay may nakalagay na "Choose Joy, This is the Day that the Lord has Made." Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayo tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayo tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any two combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigi po kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. 1,000 po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating prayer mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pamunuan ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon.
marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live. Hindi ka po tatagal. Kaya nga, ano ang ginawa ni David? Nagpakalakas po siya sa Diyos. At ang unang ginawa niya, kung susubaybayan ninyo ang Psalms 132 at hindi na natin gagawin, he traveled inside. So siya po ay nagsarili. Siya po ay naglakbay sa kanyang pangloob. At tiningnan niya ang paligid niya at walang kabuhay-buhay at walang kapag-apag-asa. Kaya sa sarili niya, hopeless. Sa paligid niya, much hopeless. Kaya siya tumingala. Sa Diyos lamang magmumula ang lahat ng aking tagumpay. Nagdesisyon siya. Kaya ngayong umaga, sabihin mo, sa Diyos lamang magbubuhat lahat ng aking tagumpay. At magiging katulad ni Abraham na nung sabi ng mga hari, iyon na ang lahat ng mga spoils sa digmaan. Ang sabi niya, hindi. Hindi ko kukunin ang anumang yaman ninyo sapagkat ang Diyos ko ang magpapayaman sa akin. Hello? Amen. At ganun din si Isaac. Remember this, God is a covenant God and we are a covenant people of God. Ang Diyos ang magpapayaman sa atin, hindi ang negosyo. Amen po ba? Bagamat kapag ikay inakay ng Diyos sa negosyo, magnegosyo ka at sasamahan ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya nais kong inyong maintindihang mabuti si Isaac. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat sa panahon ng taggutom at tagtuyo, siya ay napakayaman. Dahil ang kanya lamang bukal, yung kanyang balon lamang ang may tubig at ang mga Pilisteo bumibili sa kanya. At yung kanyang kapirasong lupa lamang ang may pananim at may gulay at mga bunga ng punong kahoy. Hello? Kaya nais kong ipaunawa, magtataghirap sa daigdig, pero hinding-hindi ka magtataghirap. Amen po ba? Sapagkat ikay dumadalo ng revival, at ikay maalab sa Diyos, at ikay nagkakaloob, at ikay nag-iikap po. Ikaw ay nagbibigay sa mahirap, kaya kailangan meron kang pera para sa mga walang pera. Amen. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Ito po'y salita ng Diyos. At nung tanongin kung bakit siya napakaunlad, ano ang sagot ni Isaac? It is because of my father, Abraham. He is faithful to God. He is committed to God. Kaya kaming mag-asawa, pinatitindi namin ang commitment namin sa Diyos para sigurado ang aming mga anak at mga apo. Maaalala ng Diyos, it's the faithfulness of Abraham. It is the faithfulness of Greg and Alita. That is why our children will be blessed on earth. Kaya mga kapatid, huwag mo nang alalahanin pa ang nakaraan, sa'yo nagsisimula na ang Diyos. Magpatawad ka, ora mismo magpatawad ka dahil pag hindi mo pinatawad ang mga taong kinagagalitan mo, para kang umiinom araw-araw ng isang basong lason. Hello? At mapupuna mo na lason ang iniinom mo dahil lagi kang galit. Ililigwak mo ang nainom mong lason ng hindi pagpapatawad at yung mga taong kasama mo na lalason din. Hello? Kaya kailangan ng quick forgiveness. Amen? Kailangan magpatawad ka ngayon. Dahil pag hindi ka nagpatawad, hindi diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. Hello? Gusto mo ang katotohanan? Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Colon. May babala dito sa verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, plural, neither will your Father forgive your trespasses. Yung taong nakagawa ng kasalanan sa atin, mas marami ang kasalanan nating nagawa kaysa doon sa taong, dahil yung tao na nagkasala sa atin ay pinakikita na tayo rin ay may mga kasalanan. Like begets like. And ayos kong kayo magpatawad na agad ngayon, pumikit ka sandali at sabihin mo, pinatatawad ko pangalan, sabihin mo, pinatatawad ko siya. At mapapatunayan mong nagpatawad kapag nakita mo siya.
kaakapin mo siya at gagawan mo siya ng kagandahan. Hindi mo siya tutuligsain, hindi mo siya lalaitin. Laging tandaan mo, it is for God's namesake, kaya tayo buhay pa hanggang ngayon. Sabihin mo salamat at nakadalo ako ngayong umaga. And then, pag nakapagpatawad tayo, let us have a quick repentance. Magsisi tayo. At sabihin natin, Diyos ko, naantala mga pagpapala mo dahil sa aking bagal at tagal magpatawad. Alam niyo ba na dapat mayaman ka na, pero dahil dun sa harbor the unforgiveness, kaya nangyari, napipigilan ang karunungan ng Diyos. Alam mo ba na ang problema, hindi problema? Hello? Laging tandaan po natin para at alang-alang lang sa pangalan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, matalino ka. At tanungin mo uli siya, ano sa palagay mo ako? Ang Panginoong Jesus nagtanong, sino raw ako sangayon sa sinasabi ng mga tao? At sumagot ang mga alagad at ang ikalawang tanong nila, sa inyong pagkakilala sa akin, sino ako sa inyo? Ngayon tatanungin ko kayo, sino sa inyo si Jesus? Hello? Kayo nang bahala, paunlarin ninyo yan dahil kung ano ang iyong pagkakilala sa Panginoong Jesus, uunlad yung iyong pagkakilala. At magiging napakatindi ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyo as long as you continue on knowing Him. At si Jacob ay katulad na katulad ng kanyang tatay. Sino ang ama ni Jacob? Si Isaac. Amen. Sino ang ama ni Isaac? Sino ngayon si Abraham kay Jacob? Lolo. Amen. So ngayon, si Jacob, ang sabi ng kanyang biyanan na si Laban, bibigyan kita ng kayamanan, hahatian kita. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Pero kayo, pag tinanong, bibigyan kita ng kayamanan pagkatapos ng service, oh, saan po, saan po? Pero, tandaan mo, ang sabi ni Jacob, hindi ikaw ang magpapayaman sa akin. Ano ang sabi ni Abraham doon sa mga hari? Hindi kayo magpapayaman sa akin. Ang Diyos ang magpapayaman sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo, hallelujah. Hallelujah. Oh, kaya napakahalaga na maintindihan mo na si David ay iniluklok ng Diyos dahil sa kanyang training. So all through those tests and trials, God enlarged David inside. Pinatibay ng Diyos si David dahil sa mga dinaanan niyang mga pagsubok. So Psalms 106 verse 8, dito po ipakikita ko sa inyo, nevertheless, He saved them for His name's sake. I-underline mo po, name's sake, His name's sake. That He might make His mighty power to be known. So, bakit iniligtas ng Diyos ang mga mareklamong mga Israelita? Para saan? For His name's sake. Kaya ikaw ay pagpapalain for His name's sake, not because you are good. Hello? Not because you are intelligent. He will bless you for His name's sake. Why? That He might make His mighty power to be known. Upang maisagawa niya na ang kaniyang makapangyarihang kapangyarihan ay makilala ng iyong mga kapitbahay, ng iyong mga kamag-anak, ng iyong mga kaibigan. Yung kanilang kayamanan, pinagpagala nila ng 50 taon. Pero ikaw na may pusong katulad ng sa Diyos, instantly, ikaw ay pwedeng payamanin ng Diyos. Salamat sa ilang amen na parang pilit pa. Amen. Nais kong inyong maintindihang mabuti, ang Diyos ay Diyos ng mga sorpresa. Ang Diyos ay Diyos ng mga himala. Amen. Kaya huwag mo itong kalilimutan. Amen. Kaya nga, kailangan magpatuloy ka dahil may ginagawang dakila ang Diyos sa iyo at lalo kang mag-alab. At ano po ang nangyari kay David?
At si David po ay pinagpala ng Diyos. Nais kong ipakita sa inyo ang tatlong salita na magpapaunlad sa inyong buhay na ito ay nagpapaunlad sa aking buhay. Tingnan pa natin sandali at silipin ang Psalms 25:11. For thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Ano po ang ibig sabihin? Napakalaki po ng mga kasalanan ko. Ano ba ang mga kasalanan ni David na mortal? Hindi, ang sabi ng Diyos sa akin ka lang magtiwala, anong ganyang ginawa? Nagpasenso siya, binilang niya ang mga kalalakihan na nasa kanyang pamumuno. So yun ay isang mortal sin. Kaya sabi niya, my iniquity is great. Tapos siya ay pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah para lang masabi sa taong bayan na ang kanyang inasawa ay balo. Pero hindi po, pinapatay niya yung asawa. So, lihim sa tao, pero lantad sa Diyos. Sabihin mo, lihim sa tao, lantad sa Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng magkunwari. Alam ng Diyos kung sino tayo. Kaya tayo ay magpakaalab na sa ating relasyon sa Diyos. Amen? At pansinin po natin, sa gitna ng kanyang mga malalaking kasalanan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, pinatawad siya. Hello? Kaya anuman ang iyong kasalanan, alang-alang sa pangalan ng Diyos, pinatawad ka na. Dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo, dahil sa pagkaalay ni Hesukristo ng kanyang katawan doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya umalis ka na doon sa laging pag-iisip na kaya ka hindi napagpapala dahil ikaw ay makasalanan. Sinong may sabing makasalanan ka? Ika'y anak ng Diyos at wala ng kasalanan ang iyong buhay. Amen po ba? We sin but we are not a sinner, we are saints. Tayo pag minsan nagkakasala, wala namang hindi sinungaling sa atin eh. Pero hindi tayo nagpapatuloy sa paglubog ng araw na sinungaling. Nagsisisi agad tayo, tumatalikod. Hello? Pag minsan tayo ay itinatago natin ang pagkain. At kumakain tayo ng patago. Alam ng Diyos yun. Pero alam mo, kung pakakainin mo muna yung gutom, ay magpapakain sa'yo na mas masarap kaysa iyong ibinigay doon sa gutom. Simple lamang po ang buhay. Alang-alang sa pangalan ng Panginoon sa 31:3 ng Psalms. Ano po ang sabi doon? For thou art my rock and my fortress, therefore for thy name's sake, lead me and guide me. Alang-alang po sa iyong pangalan. Ako po ay iyong pangunahan at ako po'y patnubayan mo para hindi mapahiya ang iyong pangalan. Ikaw ang kataas-taasang Diyos na may likha at may-ari ng lahat, tapos ang iyong anak ay madusing at naghihirap. Alang-alang po sa iyong pangalan. Pamunuan mo po ako, pangunahan mo ako, patnubayan mo ako. At dadalhin ka ng Diyos kung nasan ang iyong kayamanan. Hello. Eh habang ikaw ay may hininga, habang ako ay may hininga, may pag-asa. May pag-asa. Makalalaya ka sa paupahan. At lilipat ka sa iyong iyo. Ngayon, ating intindihing mabuti. Mahal na mahal ka ng Diyos. So bakit hiningi ni Solomon ay karunungan? Bakit hiningi ni Solomon ay karunungan? If you lack wisdom, ask. Kaya nga, ulitin ko ang sinabi ko kanina sa bukana pa lang ng mensahe. Kung hindi mo nararanasan ang tagumpay, it is your fault. If you are not living in victory, it is your fault. Ulitin ko muli, if you are not living in victory, it is your fault. Pagkakamali mo kung hindi ka maunlad sa iyong buhay.